Ito ako, habang papasok sa pinakadelikadong lugar sa Pilipinas, ang Tondo. Bakit nga ba kami pumunta dito sa Tondo? Marami kasing nagsasabi na ang Tondo daw ang pinakadelikadong lugar sa Pilipinas dahil talamak ang kaguluhan sa lugar na ito. Araw-araw may hinuhold up at iniisnatchan at hindi na bago sa mga tao dito ang mga patayan na nangyayari. Dahil sa Tondo daw, normal lang ang mangyari ang mga yun. Kaya pumunta kami dito para malaman namin kung totoo nga ba ang mga sinasabi ng mga tao sa lugar ng Tondo. Kaya mga kaibigan, nandito na kami ngayon sa Tondo. Ito pa lang sa highway. Medyo delikado na yung mga kaibigan. Wala, dami na itong mga nakakatakot pa tao. Kami na lang yung mga nagadaan ng mga delikado, pero maaga pa naman, kaya safe pa to. Tingnan natin mamaya. Para maging extreme tong pagpunta namin sa Tondo, ay meron kaming naisip na plano. Una, kailangan namin mapuntahan ng mga delikadong lugar dito sa Tondo. Kagaya na lang ng parola na sobrang kipot ng daanan, kaya sobrang nakakatakot pasukin. Rotten na talamak ang holdapan at snatchan. Kahit mga bakal sa trailer truck ay hindi pinapalagpas. Happy land na hindi mo tatangkaing pasukin dahil ito ang pinakadelikadong lugar sa Tondo. Pangalawang challenge ay kailangan makakain kami sa mga sikat na kainan dito sa Tondo. Gaya ng Ugbo Street na puro mga pagkain lang ang makikita mo. Makakain ng pagpag na kung saan gawa sa mga tira-tirang manok ng Jollibee at McDo. At ang huling challenge ay kailangan makapunta kami sa dating tinitira ng hari ng Tondo na si Asyong Salonga. Ang una namin na pagdesisyon ng puntahan ay ang lugar na Parola. Habang naglalakad kami papunta sa Parola ay nakita kami ng mga estudyante na nakikisabay sa mga truck. Kaya na-curious kami kung papasabayin din ba kami. Dahil mga kaibigan, subukan natin na sumabit din makisabay sa mga truck. Medyo kinakabal lang kami kasi wala namang kami experience sa ganito. Mamaya mahulog kami. Kailangan, ano ka lang, mag-feeling local ka lang. Ayun, gagawin ka lang. Oh. Yeah, pangkas. Pag uminto, sasakay na. Subukan natin pag may mapara tayo dito. Makalipas ang ilang minuto ay may dumaan ng truck, kaya nagsenyas na kami kung pwede makisabay. Mabuti biglang huminto yung driver at nagsenyas na umangkas na daw kami. Kaya dali-dali na kaming umakyat sa likod ng truck para makasabay kami papunta sa Parola. Kaya mga kaibigan, lakala kami dito sa may trailer truck. Nakasabay kami ngayon, papunta kami dito sa may Parola. Ganto pala dito, malupit mga kaibigan, kailangan lang talaga. Malakas yung loob mo kasi, no? Thank you ka lang, kuya. Thank you so much. Kailangan dito malupit ka kasi pag mahulog ka, papay ka, di ba? Ay, no? Kamayaan ka sa namin. Di ba? Delikado talaga. Solid, solid. Ganito pala dito sa Tondo, bayan yan. Sobrang nakakakaba yung ginawa namin dito. Dahil isang maling galaw lang namin, pwede kaming mahulog at madisgrasya. Hello! Sobrang solid dito mga kaibigan, ganito pala dito, bayan yan sa Tondo, nakakatakot man pero may mga mabubuting loob pa rin. Isang malila namin dito mga kaibigan. Makalipas ang ilang minuto ay dumating na kami sa Parola. Kailangan pagbababa ka na ay kakatok ka lang sa likod ng bintana ng driver. Dahil ayun ng senyas na bababa ka na para uminto yung driver. Pag bababa daw, tutok-tokin na. Ikaw tayo mga kaibigan. Damat losing. Hello. Kita tayo mga kaibigan. Nababala tayo sa may truck. Ayun, no? Thank you ka lang kuya. Thank you. Yan, dito tayo. Tignan natin. Yan yung sinakyan namin, no? Wala, palaki. Nakakakaba, pero putang ina. Ang sarap na pakiramdam man. Pagdating namin sa Parola ay agad-agad na kami pumasok sa looban. Nakakatakot pasukin dahil sobrang sikip ng daanan. Nadadaanan namin mga iskinita, mga kaibigan. So yung mga kaibigan, dito kami sa may gilid dumadaan, yung delikado. Pagdating namin sa dulo ay may nakita kaming court, kaya nakitira muna kami. So yung mga kaibigan, nandito kami ngayon sa loob ng Parola. At ngayon, basketball muna tayo dito. Stephen Curry! Oy! 3-1! 3-1! Boom! Pagtapos namin makitira ay sinilip din namin ang dagat ng Parola. Sobrang daming basura ang nakatambak at iba na din ang amoy ng dagat. Kaya mga kaibigan, nandito kami sa may Parola. Parola to bossing nga. Dito kami sa Parola yun. Yung tubig. Yan, daming basura, di ba? Kung taga dito lang ako, lilinisin ko yan. No? Yung mga bahay pala dito nung bumagyoy, no? Inakyat. Mahalap ba buhay niya ang kuya? Daming basura, kaya mabilis din bumaha siguro.
Pagtapos namin libutin ang lugar na parola ay lumabas na din kami para makapunta naman sa ibang lugar dito sa Tondo. Kaya mga kaibigan, nakalabas na kami sa may parola at ngayon pupunta naman kami sa ibang lugar dito sa Tondo. Ang kasunod naming pinuntahan ay ang Ugbu Street. Kilala itong lugar na ito sa mga masasarap na pagkain dito sa Tondo. Kaya pumunta kami dito para matikman ang mga pinagmamalaki nilang pagkain. Ang napili naming kainin ay ang Paris Overload ng Tondo. 100 pesos din ang Paris Overload dito. Only rice at only sabaw na din at isang free soft drinks. So mga kaibigan, dumating na yung Paris Overload natin. Ngayon titikman natin kung masarap nga ba. Sabaw muna, sabaw. Matamis yung sabaw mga kaibigan. Ayun, tikman natin yung laman ito. Crunchy. 9 over 10 daw mga kaibigan. Solid. Sakto yung tamis, sakto yung ano, solid. Wala pang condiments na mga kaibigan. Sinulit namin ang pagkain namin ng Paris Overload dito sa Ugbo dahil sobrang gutom na din kami. Pagtapos namin kumain sa Ugbo ay pumunta naman kami sa Road 10 kung saan marami nagnanakaw ng bakal sa mga trailer truck. Kaya mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may Road 10. Dito yung ano yung nagpa-viral lagi paggabi. Pinupuntahan yung mga truck ng mga snatcher, kinukuha yung mga laman ng truck nila. At yung mga driver naman walang magawa kasi pag nilabas nila yung mga ano, pag kinumpronta nila yung mga snatcher, baka kung anong gawin sa kanila, di ba? Nandito kami ngayon, matakto ng hapon ng gabi. Sobrang dami ng i-snatch dito. Kaya ngayon, safe kami dito. Pero pag gabi kami pumunta dito, hindi ko alam kung safe pa rin, di ba? Baka kung ano na mangyari sa amin. Ngayon, lilibutin pa natin yung mga ibang lugar dito. Ang sunod naming pinuntahan ay ang lugar na Happy Land. Ito ang pinakadelikadong lugar sa Tondo. Pagpasok namin sa loob ng Happy Land ay kakaiba na ang takot na nararamdaman namin. Dahil grabe makatingin ng mga tao dito. Parang may balak na masama sa amin. Kaya naisip kong paraan para hindi kami magmukhang dayo sa paningin ng mga taga rito ay naghubad ako ng damit para magmukha kaming lokal dito. Ito ang naisip kong paraan dahil sobrang nakakatakot talaga sa lugar na ito. Sa paraan ko ng paghubad ng damit ay hindi para patunayan na mayabang ako. Naisip ko lang ito dahil magmumukha kaming taga rito lang pag nakaubad-ubad lang ako ng damit. Isa din sa dahilan kung bakit pinasok namin ang Happy Land ay dahil gusto namin matikman ang pinagmamalaki nila ditong pagpag. Ang pagpag ay gawa sa tira-tirang manok ng Jollibee at McDo. Kinukuha nila ito at hinuhugasan ng 4 beses at saka titimplahan ng bago at ipiprito. Nakakadiring isipin pero sobrang sarap ng lasa nito. Ay mga kaibigan, nandito tayo ngayon sa may Happy Land. Ngayon titikman natin yung pinagmamalaki nilang pagpagay, no. Order kami ng isang order, ano, dito isang plastic, 30 pesos. Tapos kung gusto mo ng kanin, 12 pesos lang mga kaibigan. Yan, tikman natin kung masarap. Eh, no. Masarap talaga yan. Yun, sabi niya ate, yung masarap daw. Yo. Kami nga po, yung napanood ko, kaya sabi try namin. Masarap? Masarap to ya. Di ba kay lugi sa 30 dito, tayo parang naka-undox na kami, oh. Kasi ano lang. Sarap! Sarap! Nakadepende rin ba ito sa timpla, te? Te, nakadepende din sa timpla nyo? Oo. Walang halong biro. Sobrang sarap talaga ng pagpag dito sa Happy Land. Nakakadiri kung iisipin dahil nga tira-tira lang ito ng mga kumakain sa Jollibee at McDo. Pero kung matitikman mo lang, grabe yung lasa. Sulit yung 30 pesos mo dito. Ang mga gustong pumunta dito sa may Happy Land, ang diskarte lang dito. Kailangan nakaubad ka. Para lokal lang. Kumbaga hindi ka paghihinalaan na dayo ka. Ano, parang taga dito lang ako man. Kasi ano, pag pupunta kayo dito, kailangan may mangarang yung mga tagiliran nyo para ano, para iwas gripo. Pagtapos namin kumain ng pagpag sa Happy Land ay umalis na din kami doon. Ang final destination namin ay dapat mapuntahan namin ang dating tinitiran ng hari ng Tondo na si Asyong Salonga. Kaya agad-agad na kaming nagtanong sa mga tao kung saan nga ba nakatira dati si Asyong Salonga. Boss, magandang umaga po. Pwede po magtanong, boss. Saan po dati nakatira dito si Asyong Salonga po? Ah, si Asyong. Yan lang po dati nakatira yan. Sa kaliwa kayo dyan, bibilang tayo ng isa, dalawang iskinita. Yung susunod, pwede nyo nang pagtanong doon. Lumang bodega yun. Hanggang ngayon. Isa pa lang natatanungan namin ay alam na agad kung saan nakatira dati si Asyong Salonga. Kaya nagtanong na din kami sa kanila kung anong alam nila sa kwento ni Asyong. Kailiitin mo taga rito si Asyong. Taga rito talaga. Robin Hood ng Tondo nung araw yung tawagin. Namimigay yun. Namimigay kasi nung araw yung bayong-bayong na bigas. Ang uso nung araw, hindi naman kilo.
salop, tapos may kasamang dilata. Pero yung laway ng pagiging pagkatao niya, hindi naman siya lubos na masama. Pero yung mga incheck na nabubrusko, nababraso, yun ang pinamamahagi niyan sa mga nakararami. Tapos yung mga sinasabi sa mga ngayong araw, hindi ko naman kasi inabot din yun eh. Pero yung kwento lang na pamimigay niya na ng bigas na nakabayong, totoo yun. Abait ako. Abait. Habang kinakausap namin sila kuya ay may biglang dumaan na matanda. Sabi nila tiyuhin daw nito si Asyong Salonga. Sinamahan kami ni tatay na pumunta sa dating bahay ng ari ng Tondo. Makalipas lang ang ilang minuto ay dumating na kami sa dating tirahan ni Asyong. Bodega na lang ito ngayon pero ang sabi sa amin, hindi daw ito pinapaayos o nire-renovate dahil pinapanatili nila yung kwento na naiwan ni Asyong Salonga sa Tondo. Habang nandito kami ay kinakausap talaga kami ni tatay na tito daw niya si Asyong Salonga. Nung una hindi kami naniniwala dahil baka gumagawa lang ng kwento si tatay. Pero nung pinakita niya sa amin yung ID niya, doon kami nagulat. Dahil totoo nga, gitnang apelido niya yung Salonga. Kapatid daw ng nanay niya si Asyong Salonga. Rolando Salonga Isip. Ako lang na natitira. Kapatid ng nanay ko. Joy ko. So yung mga kaibigan, ngayon nandito na tayo sa dating tinitira ni Asyong Salonga. Ayun o. Yung dating tinitira ni Asyong Salonga, ngayon bodega na siya. Ayun o. At nakausap natin yung kamag-anak ni Asyong Salonga, tiyuhin daw niya si Asyong Salonga. Ano eh, yung gitna niya apelido Salonga. Kaya yun, nakausap pa natin saktong-sakto yung pagpunta natin. Ano lang, nakaka-goosebumps kasi pag naisip ko yun ng kwento dati ni Asyong Salonga. Ayun na, makikita mo lang dito. Tumambay lang kami saglit dito at tumalis na din kami maya-maya para makauwi na.